Good afternoon po, attorney. Good afternoon po. So, dalawa po ang inyong anak, no? Kayo po ba ng mister po ninyo? Kayo po ba ay legal na kasal? Opo, kasal po kami, attorney. Okay. So, at kayo ay may dalawa pong anak, no? Ano na pong edad ng mga bata? Yung isang lalaki po is 12 years old. Tapos yung babae pong bunso is 5 years old. Nirereklamo mo kasi kinuha niya itong dalawang bata. Sige, mari mo po bang ikwento, no? Umalis po ako noong 2022 sa amin kasi po parang nasobrahan na po ako sa mga ginagawa niya sa akin. Yung paiba-iba na lang po yung babae na inaano niya. Parelasyon sa iba-ibang babae. Pero yung ginawa ko po, parang nagpapasensya. Lagi po siya humihingi ng pasensya. Tapos po ako di parang binabaliwala ko na rin doon. Pinapatawad mo? O, pinapatawad ko po para po sa mga anak namin na hindi po kami magkahiwalay. Tapos nitong October po, nag-decide na po. Kung matagal na rin po kasi niyang ginagawa, mga siguro mga 12 years na rin akong paulit-ulit na lang po, attorney, yung ginagawa niya. Gagawa siya ng kalokohan, hihingi ng kapatawaran. Opo. Dahil nga meron kayong mga anak, pinapatawad mo, pero uulit-ulitin niya pa rin. Ganun po. Di tapos po, nung 2022 po, nung October ata, parang nag-decide na po ako kasi lagi na po kami nag-aaway. Tapos, yun, parang nag-decide na po ako na siguro ito na po yung time na hanggang kailan ba ako magtitiis na ganito, sabi ko. Umuwi po ako sa bahay ng nanay ko po, attorney. Doon po ako nakatira ngayon. Okay, at naiwan po yung dalawa kong anak po kasi sabi ko, pag nag-away kami, sabi niya, magkamatayan po daw kami bago ko po makuha yung anak ko. Okay. Ano po ang gusto ninyong mangyari ngayon? Gusto ko pong kunin yung bunso ko na lang pong... Yung bunso? Yung 5 years old po. O, kasi last ko pong pumunta doon, before, nagbarangay na kami, ayaw niya magpasitol na hiraman ng anak. Nakakausap mo pa ba siya? Hindi na kami nag-uusap ng opo. Yung mga bata, nakakausap mo ba? Yung mga bata, hindi na kasi binablock niya na ako sa mga Facebook ng mga anak ko. Corporal, no, nandito po ngayon si Ma'am Agnes Tusalem, ang inyo pong misis. At nirereklamo po niya, sir, na mula pa raw noong 2022 ay hindi nyo na siya pinapayagan, no, na makausap, makapiling yung kanyang dalawang anak. Bukod pa dito, psychological, emotional violence na naranasan niya po sa inyo dahil sa ilang beses nyo raw po na pambababae. Ano pong masasabi nyo ninyo dito, Corporal? Kasi po, isa naman po kasi nag-decide po na umalis ng bahay. Sinusundo kung nung una po nung bumaba ng bahay doon na lumipat sa kabilang bahay po namin na medyo malapit na naman po yun sa amin, pinupuntahan ko po yun pag papasok na po ako ng trabaho, sinusundo ko po na papalitan mo na ako doon kasi nga walang kasama yung mga bata. Sinusundo ko po yun kasi nakala ko po naman kasi nung una away mag-asawa lang, tungkol lang naman sa pera dati yung inumpisan na umalis po. So, pagkatapos po nyo na hanggang nakarinig ko, nakakarating na kwento po mula sa kaibigan niya, kaibigan namin, may kinikita po o may kumbaga yung negosyo niya dati na ayusana po yun, pero sumasama naman po sa hindi ko naman po inuklas talaga kasi ayoko naman po na baka kung ano po yung magawa ko. Wait lang yan. Yung tungkol po sa sa amin, open na po ako noon. Pinatawag niya ako sa barangay para po sa kung anong settlement. May dala po siyang agreement na ginawa na wala kami pakialamanan sumula sa time na yun. Hindi ko pa po pinalamahan nung una kasi po may iba po akong nasa isip na ba't ganito kadali? Ba't ganito kabilis na parang agad-agad na walang pakialamanan? Wala po akong dalang agreement, sir. Lang po kami, seto lang po doon sa barangay. Wala po akong agreement na papatirman. Wala kang dalang draft agreement po, pero nagkaroon kayo ng pag-uusap? Oo, pag-uusap po. Tatlong beses po kaming humarap doon. Ayaw niya makipagsitol kasi nagba-back out siya lagi. Hindi natatapos yung usapan. Umaalis po siya. Hanggang po umabot na po na pumunta po ako doon sa PAW kasi akala ko makakatulong na yung gusto ko lang naman yung sa bata. Kung ano ang settlement namin sa bata, wala na po akong pakialam kung anong gagawin niya sa buhay niya. Yung bata lang naman ang inaano ko. Tsaka wala po kaming pinag-usapan tungkol sa pera. Hindi po ako nanghihingi ng pera sa kanya. Kung kusa lang, kung magkano lang po ibibigay niya doon sa bahay, yun lang po. Corporal, no? I hope you are aware, no, na sa ilalim po ng ating batas, okay? The tender age presumption na tinatawag, okay? Kung ang bata ay less than 7 years of age, dapat yan ay nasa nanay. Yes, sir. Sir, pwede po bang makita, no, at makapiling na
ni Ma'am Agnes Tusalem yung bunso po ninyong anak? Natatakot po ako ibigay sa kanya yung custody kasi ganito po yung nangyari, sir. Nalalaman ko lang po, sir, na madaling araw umaalis dito, sir. Naglilipat ng gamit papunta sa nanay niya, sir. Hangga 2 a.m. po yata o 3 a.m., sir, may nakakita, may sumusundo sa labas, pick up na sasakyan po. Kinakarga yung mga gamit, iniiwan po yung mga anak ko dito, dalawang minor, yung 11 years old, tsaka 4 years old that time po, bago umalis, nang dalawa lang dito sa bahay, sir. Paano ko po naman yun, sir, papayagan na ipakustudy sa kanya kung ganun yung mangyayari palagi? Nataya niyang iwanan ng madaling araw na wala kasama yung mga bata. Nasa squatter area po kami, sir. Kung mayroong pang anong mangyari dito, insidente, hindi po pa agad matutulungan dito. Yung kasi nga po dikit-dikit yung bahay namin dito. Hindi ko iniwan yung bata. Kasi ayaw mong kuhanin ko kasi nandun yung mama mo. Ilang beses kung ang hiniram siya niyan, hindi mo binigay. Kung tinanong mga mama ko, sinabihan mo, nakaalis ka madaling araw. Hindi nga yun po nila kasi alam. Kasi pag kinuha ko nga, sabi mo, magkamatayan nun, huwag kong kunin yung anak ko. Kaya natakot ako kasi pag nag-aaway tayo, lagi ka nagmahawak ng baril mo. Nagmahawak ng baril? Kaya ako mahawak ng baril. Grabe ka naman, Agnes, magagawa ng storya. Yan ang ginagawa mo, Clint, lagi. Pag nag-aaway tayo, kaya ako na nag-ano, kasi baka mamaya, mag-ano yung paningin mo, pag nabaril mo ako, anong gagawin ko? Anong ano ko? Ginagawa mo lang kung anong nakikita mo sa radyo o sa TV. Hindi, yan hindi ang totoo. Hindi ako ganun na tao. Sana kung ganun ako na tao, yung mga lagi anak ko, hindi ito lalapit sa akin. Lagi pag ganyan ka, mo. Lagi kang ganyan. Pag aburay ako, katulad ngayon, pag nag-away tayo lagi. Inuwi mo na sa bahay Ma'am, yung kabit mo, nandoon na. Yung pinagsasabi mo na ganun yung nangyayari sa anak na ko. Buntis pa. Kayo daw ay nag-uwi po ng inyong kabit dyan sa bahay. At in fact, kakapanganak lang? Tama nang po ba? Nanganak po nung December. Suot pa nung babae yung uniform niya nung 2021. Kasing edad ng ang ano nila, relasyon nila ng babae, kasing edad ng anak ko. Ito pa yung message nila, oh ma'am. Okay. 3 years na po. Tsaka naikwento rin po ng 5 years old kong anak na nakatira doon yung itong babae na to, si Kate Kitko. Ma'am Alma, yes, no? Po. Good afternoon. Ano pong masasabi po ng ating CSWDO dito? Alam na natin sa batas na mayroong ano talaga na for 5 years and below, nasa nanay yung custody ng bata. However, kung nandyan sa tatay yung bata ngayon, then we will be assist natin yung situation. Kasi hindi pa namin alam kung bakit umalis yung nanay sa bahay, and we don't know. And hindi pa naman pumunta yung nanay sa amin to seek help para tulungan namin kausapin yung tatay. Mag-asawa sila. And in that case, hindi rin namin mapwersa or kunin yung bata sa tatay if the father doesn't want na ibigay sa nanay. So, pag ganyang sitwasyon, sir, we refer them for a custody na lang in filing in the resulting to a court custody of the child kung kanino talaga. Mas marapat na pumunta or balik siya dito sa Bacolod so that we could be able to talk together with her husband regarding the situation of their children. Ma'am Alma, okay, ang sinasabi nyo ninyo dito, okay, even if there is no a law that says na yung bata, the 5-year-old child, yes, should be with the mother, if ayaw po ng tatay, hindi nyo po siya pwedeng persahin. Hindi lang may mapapersa yan kasi he also has the right. Naiintindihan din po namin, Miss Alma, kailangan lang po siguro na magkaroon din po ng magandang pag-uusap yung mag-asawa para po doon sa mga bata. Okay? Kaya po. Yung bata po is, ngayon po, ang sinasabi po dito ni Ma'am Agnes, ang nangangalaga po is yung sinasabing kabit daw po ni Corporal. Dahil may mga puweba po dito, Miss Alma, na nabuntis po ni Corporal ang kanyang girlfriend. At yung girlfriend niya po ngayon, yung nag-aalaga sa bata. So, maganda rin dito, Madam, na makuha po natin yung bata dahil hindi din po ito maganda sa growth ng bata. Hindi yun sinasabi na hindi siya tutulungan. Tutulungan siya namin dito para makuha yung bata niya. Yeah, ngayon, Madam, kung kunyari ililipat niyo po ng bayan, ang Bacolod City CSWDO po is makikipag-coordinate po kung saan niyo po ititira yung bata. Hindi pa rin po napuputol doon ang assessment po ng CSWD dahil una sa lahat, ma'am, ang welfare po ng bata ang iniisip po natin dito. Salamat po at magandang hapon po. Thank you and good afternoon also. Yung CSWDO natin will assess kung kanino dapat yung bata in consideration of the child's best interest. Okay? Kanina, sinabi ko kanina, di ba, na base po sa ating batas,
ang bata na 5 years old ay dapat nasa nanay. Okay? Malinaw yun sa batas. Okay? Sinasabi ni Police Corporal Clint Tosalem na may mga instances na parang ikaw ay naging pabaya sa bata. Kaya sinasabi niya, dapat nasa kanya yung bata. Okay? Pero he has to prove that. Kasi the law requires na yung bata na 5 years old ay dapat nasa nanay. Kailangan patunayan ni Corporal Clint Tosalem na number one, na siya, na ikaw ay nanay, ay pabaya. Okay? Pero number two, meron pa siyang kailangan patunayan. Kailangan niyang patunayan na it is in the best interest of this 5 years old, okay, na tumira sa kanya kasama ang kabit ni Police Corporal. No? Hindi lang naman yung physical, no, considerations ng bata ang i-consider natin, pati yung moral environment ng bata. Okay? So in that case, I think, based on my personal assessment, of course, yung CSWD or later will come up with a separate assessment, I think the child should be with the mother in this case. Okay? So ang sinasabi po kanina ni Ma'am Alma Agustilo, okay, is they will make their own assessment. Okay? They can assist you po, napupunta po dun sa bahay, pero pag kukunin yung bata, it should be the mother. Okay? It should be the mother, no? Paano po, attorney, pagka na-brainwash na po yung bata na hindi na sasama sa akin? Kasi nandun na sa kanya eh. Kung ano-ano na po yung pinagsasabi niya doon sa mga bata. Ganito po. Kung batas po ang nagsabi na nasa inyo yung bata, okay? Batas po ang masusunod. Wala po tayong, hindi po natin ngayon i-consider kung ano yung sabi nung 5 years old. Kasi with that age, we can siguro presume, Shari, no? Mm-hmm. Na hindi pa niya talaga fully na-appreciate yung mga nangyayari. Kaya in case na gustuhin nila, no, na it should be the father instead of the mother, kailangan nilang dalhin yun sa korte. Kailangan nilang patunayan na dapat nasa tatay yung nanay. Okay? Exception doon sa requirement po ng ating batas. So, hindi po yung bata ang magde-decide kung saan siya pupunta. Magagawa na yun pag lumampas na siya ng 7 years old. Okay? Pero in the meantime, huwes, no, ang hukom po ang magde-decide kung asan yung kanino dapat mapunta yung bata, no? Okay po. Sige okay po. And again, hindi naman natin tatanggalan ng karapatan bilang tatay si Corporal. Siguro mas maganda magkaroon lang kayo ng magandang pag-uusap patungkol dito. Magandang hapon po, Attorney Eric. Okay. Ayan. Sir, I understand, no, meron po tayong rules of conduct, no, expected for our uniform personnel. Ano pong masasabi po ninyo patungkol dito, sir? Base po sa allegation, kung ma-prove naman na totoo yung mga sinasabi na meron siyang isa pang babae aside sa kanyang asawa, asa kayo ina-expose niya yung anak niya na 5-year-old na maknon sa mga ganitong uri ng environment, may pananagutan po si itong uniform personnel po natin. Yan po ay saklaw ng mandato po ng Internal Affairs Service, especially dito sa RIA 6 or the Regional Internal Affairs Service 6. Ang gawin lang po, pagka gusto na talaga na magreklamo itong misis, ipumunta po siya sa aming opisina at saka maghahain po siya ng formal na complaint. Okay. Sabay po niya yung mga ebidensya na collect niya at saka kami na po bahala mag- process ng kanyang complaint against kanyang asawa. Okay. Attorney Eric, no, nakikinig po yung asawa po, no, si Ma'am Agnes Tosalem. So, ma'am, narinig nyo, no, si Attorney Eric, sabi niya, kung talaga pong hawak natin yung mga ebidensya, okay, isampahan po natin ng kasong administratibo si Corporal Clint Tosalem. Narinig nyo naman kanina. Okay. So, ganyang klase po ng mga instances, talagang meron pong pananagutan ang ating uniform personnel. No? So, kung kayo po ay porsigido na talagang mag-file ng reklamo kay Police Corporal Clint Tosalem, Shari, no, we can assist you, no? Okay po. Oo. Mm-hmm. Kailangan po natin mag-execute ng ating statement. Nakalakip na po doon yung ating mga ebidensya. Yun po ay susumpaan natin para sa assessment and evaluation ni Attorney Eric Lisbo. Pagkatapos, mahingi rin yung panig po ni Police Corporal Clint Tosalem. Okay. That is on the administrative side. Okay, okay? Pero siyempre, Shari, ang objective natin talaga dito is makuha yung 5-year-old na bata, no? And narinig naman natin kanina si Police Corporal Clint Tosalem na of course, he maintains pa rin, no, bilang tatay na sa kanya dapat yung bata. Okay? And
siguro si Harry, ang pinakamaigi mo nang gawin natin is ilalapit natin nga dun sa CSWD para magkaroon na ng independent assessment. Yes. Okay? Para malaman talaga natin, no? We can have a finding from a government authority na talagang dapat nasa iyo yung ano, yung 5-year-old na bata. Opo. And again, madam, kailangan pa rin kasi po ng proper assessment po ng CSWD. And naka-assist na naman po sa atin si Attorney Eric Lisbo, ang chief po ng Legal Affairs Division po ng PNP Region 6. Okay, ma'am? Okay, sige po. Magandang hapon po. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Okay, ha? Po, ma'am. Okay. Thank you po, Attorney. And again, maraming salamat po kay Police Corporal Clint Tusalem at ng Station 3 Mandalagan, Bacolod Police Station.